Isang batang 4 na taong gulang namatay sa isang ospital sa Marikina dahil sa sakit na meningococcemia. Para naman matiyak na hindi mahawa sa sakit ay pinainom na agad ng gamot ang mga tauhan ng ospital, pati na rin ang pamilya ng bata. Pinayuhan na rin ang pamilya na huwag nang iburol ang batang biktima. May nusugo si Micaela Papa. Naka-face mask ang mga tao sa Amang Rodriguez Hospital sa Marikina nang abutan ng GMA News. Ang dahilan, ang pagkamatay ng 4 na taong gulang na batang lalaki sa ospital alas 9 kagabi dahil sa meningococcemia. Ayon kay Doktora Paraluman Manuel, Senior Resident Pediatrician ng ospital, di agad nadala ang bata sa ospital dahil inakala ng mga magulang nito na ordinaryong lagnat ang sakit ng bata. Pero alas 2 ng hapon kahapon, dinala na siya sa ospital dahil tumaas ang lagnat nito na may kasamang kumbulsyon. Matapos magsagawa ng lab test, lumabas na meningococcemia ang sakit ng bata. Kaya mula sa emergency room, inilipat ang bata sa x-ray room ng ospital para ma-isolate habang inaayos ang pagta-transfer sa ibang ospital na may isolation room. Sa kasamaang palad, namatay na ang bata habang nasa x-ray room. It just so happened that when the patient came, late stage na, fulminant na siya. Sarado ang emergency room hanggang alas 6 na umaga kanina. Ang mga nagtatrabaho naman sa ospital, pinainom na ng gamot bilang preventive measure. Ayon naman kay Doktora Maria Hamir, Senior House Officer ng ospital, lahat ng kaanak ng bata ay pinainom na rin nila ng gamot. Mula nung nalaman namin na ganun nga yung kaso ng bata na may meningococcemia, agad-agaran namin pinaalis yung mga pasyente namin, nilagay namin dito sa lobby para ma-isolate yung place. Pinalinis namin po kagad, tapos sinabi po namin sa kanila within 6 hours bago ibabalik po yung mga pasyente natin. Sa ngayon, nananatili pa rin ang labi ng bata sa morgue ng ospital. Pinayuhan naman ni Dr. Hamir ang pamilya na huwag nang iburol ang bata. Kabilang sa sintomas ng meningo, ang mataas na lagnat, sobrang sakit ng ulo, skin rashes at pananakit ng katawan. Micaela Papa, GMA News.